Sumayyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Ang pagkakita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyo, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa amin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoon, sino ang naglagay sa aming bilang hukom o tagapaghahagi ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Magtulad kayo sa lahat ng tuwi ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay walang sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talimbagang ito. Ang bumili ng isang mayaman ay humani ng sagana. Kaya nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking mani. Ah, gigibay ko ang aking mga mamani at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko'y nalagay ang aking mani at alitan. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong alitan. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mabahay nga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya na Diyos, Hangal, sa gabi nito'y babaw nila ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inyanggawin? Ganyan din ang sasakitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit lumha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinaburi ka namin, Panginoon sa Kristo. Maganda umaga ko sa inyong lahat. Pakipati ko muna ng inyong mga katabi ng magandang umaga na may hindi ko sa inyong mga dami. Noon pong dekada 80 ay meron pong movie na ipinalabas. Ang pila ko ay sina Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. Siguro marami po sa inyo ang napanood doon. Ang title ko ng movie ay My Only Love. Maraming kanite dahil alam ang movie ito. Meron po isang eksena doon na kumakain po sa isang magandang restaurant. Ito po si Sharon Cuneta at si Gabby Concepcion. Ang sabi po ni Gabby Concepcion kay Sharon Cuneta, You are my number one. Ang sabi naman po ni Sharon, ayaw ko na maging number one. Nagtataka na nagtanong si Gabby Concepcion, ano pala ang gusto mo? Ang sagot ko ni Sharon, ayaw kong maging number one. Kasi pag may number one, ibig sabihin, may number two. I want 7 for number one. Kaya ang sabi ko ni Sharon, ang gusto ko, your only one. Di ba ganyan-ganyan tayo na mga tao? Ang gusto po natin ay makasigurado tayo sa ating buhay.
Kaya nga, dahil sa kagustuhan natin na makasigurado tayo sa ating buhay, anong ginagawa natin? Nagkakaroon tayo ng maraming reserba sa ating buhay. At ano po ang naging reserba natin sa ating buhay? Ang mga mundong kayamanan. Ang mga material na bagay. Ang pera. Pero mga kapatid, napakaganda ng Ebanghelyo na ngayon natin ngayon. Ipinapaalaala sa atin ang ating buong Panginoong Hesukristo na ang mga mundong bagay, ang pera, hindi po natin ito madadala sa ating buong buhay. Dahil ang lahat ng bagay nito ay wala kabuluhan. Dahil kung gusto po natin na magkaroon ng material na bagay, ng pera, ito po ay pagiging sakit. Kaya nga sinasabi sa atin ang ating po Panginoong Hesukristo na mag-ingat tayo sa ibang uri ng kasakiman. At kung gusto natin ng mga reserva sa buhay, maaaring makahulog tayo sa pagiging sakit sa ating po buhay. At ito ang napakagandang paalaala sa atin ng ating po Panginoong Hesukristo. Bakit kinakailangan natin na mag-ingat sa kasakiman? Unang dahilan, dahil baka makalimutan natin ang Diyos. Di po ba kapag tayo po ay magiging mayaman, ang lahat-lahat ng bagay na kailangan natin ay nasa atin na. Marami tayong hinihingi po na pera. Baka masabi natin sa ating sarili, bakit kinakailangan pang pagdasal? Eh sa pamamagitan ng tama ng pera ay makukuha ko na ang lahat. Sa pamamagitan ng tama ng mga material na yaman ay makakaya ko nang gawin ang gusto ko. Baka makalimutan natin ang Diyos. Pero pangalakala lamang po, mga kapatid, hindi po ba ang lahat ng mga material na bagay, ang lahat ng mga mundong bagay, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos? Ang dami na suot po ninyo, oo, alam ko ito ay pinaghirapan ninyo. Nagsikap kayo na magkaroon ng pag-aaral kami. Pero mga kapatid, hindi po ba binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan ng mga trabaho? Binigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya lang ang lahat ng nasa sa atin, gaano man yan kaliit, ang lahat ng ito ay nagmula sa Diyos. May oras pa ba tayo para sa Diyos? Di po ba karanasan natin na mga tao kapag tayo ay masaya, nakakalimutan natin ang Diyos? Kailan tayo lumalapit sa Diyos? Kapag tayo po ay may mga problema. Kapag tayo ay may hinihingi sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga makamundong bagay. Mag-ingat tayo sa mga material na bagay. Mag-ingat tayo sa pera. Dahil kung tayo po ay nagiging sakit at ang gusto po natin ay makapag-ingkop ng mga mundong bagay, baka makalimutan natin ang tunay na pinagmulan ng lahat ng bagay na ito. Kapag tayo po ay nagiging mayaman na, kapag tayo po ay puno-puno ng mga material na bagay, lalo din ng pera, hindi po ba ito paminsan ang nagiging dahilan ng ating buong kayamanan? Hindi ko na kailangan ang Diyos. Lahat-lahat ay nasa akin. Pero saan nagmula ang lahat
ng ito. Pangalawa, bakit po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na mag-ingat tayo sa kasakiman? Dahil ang pagiging sakit ay naging daan ng pagiging makasarili ng bawat isa sa atin. Sa kagustuhan natin ay lumawan, sa kagustuhan natin ay tumawin ang ating pong mga material na kayamanan, sa kagustuhan natin na magkaroon ng milyon-milyon pera, ano po ang gagawin natin? Hindi na magiging bukas ang ating palad. Magiging sakit ang bawat isa sa atin. At ang ating iisipin ay walang bounding ang ating pong sarili lamang. Hindi tayo magiging mapagbigay sa ating kapwa. Di po ba malinaw ang sinasabi sa atin ng ating pong ikalawang pagbasa? Ang pagsumakita ninyo ay ang mga yaman ng lahat. Dahil ang sinasabi sa atin ng ating unang pagbasa, ang lahat ng bagay na nasa mundo, ito po ay walang kapuluhan. Lahat ng ito ay parang bula na mawawala. Subalit, ang yaman ng lahat, kung tayo po ay makagawa ng pagbigyan sa ating kapwa, ito po ang magiging yaman ng bawat isa sa atin habang buhay. Mga kapatid, kaya nga ang nais po ng ating Panginoong Jesucristo dito pa lamang sa mundong ibabaw ay makagawa na tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Ang may pamalas natin ang ating pagmamahal sa ating po kapwa. Sa araw-araw ng buhay po natin, binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit may mayaman? Dahil ang gusto ng Diyos, ang mayayaman, ang meron, ay makatulong sa mga mahihirap. Pero ngayon, sa moderno nating panahon, ang mga mayayaman ay lalong yumayaman. Ang mga mahihirap ay lalong humihirap. Bakit? Dahil sa kasakiman. Kaya nga mga kapatid, ngayon pong araw nito, ang hapon po sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, buksan ang ating pong puso. Buksan ang ating mga palad. Dahil ang isang tao, bukas ang kaluluwan, bukas ang palad, ay isang tao handang tumulong sa kanyang kapwa. At ang isang tao, bukas ang kaluluwan, bukas ang kanyang palad, ay isang tao handang tumanggap ng biyaya ng Diyos. Kung nakasala ang ating pong mga palad, hindi tayo makatanggap ng biyaya ng Diyos. Ito ang isang tao sakit sa kasayabanan ng mundo. Sakit upang ipabuksan ang kanyang kalooban at ang kanyang puso upang tumulong sa kanyang kapwa. Sa bawat araw ng buhay po natin, binibigyan tayo ng Diyos ng oportunidad upang tumulong sa ating pong kapwa. Napakarami po na mga tao na nakakailangan ng ating pong tulong. Marami po ang mga dukha na naghihintay ng ating tulong. Ano ba ang ginagawa natin? Ibinabahagi ba natin ang biyaya ng Diyos? Hindi po masama na magkaroon tayo ng mga material na bagay. Hindi po masama na magkaroon tayo ng pera. Pero gamitin natin sa tama ang biyaya ng Diyos. Ito pong lahat ay ibigay sa atin. Marapat lamang na ibinabahagi natin sa ating pong kapwa. Sa bandang huli, hindi
po itatanong ng Diyos kung gaano kagarap ang ating sasakyan. Ang itatanong ng Diyos, ilang tao na ba ang masakay natin sa ating buhay? Sa mandaguli, hindi po itatanong ng Diyos kung gaano kalaki ang ating buhay. Ang itatanong ng Diyos ay yung ilang tao na ba ang napapasok natin sa ating buhay, ang mga tao na nangangailangan. Sa mandaguli, hindi po itatanong ng Diyos kung anong brand ng damit meron tayo. Ang itatanong ng Diyos ay kung ilang tao na ba ang naparamdaman natin, ang mga tao kubay. Mga kapatid, napakaganda ng hamon sa atin ang ating kumbanan na pag-ibang. Napakaganda ng mga pagbasang narinig ng bawat isa sa atin. Hayaan ba natin na makapasok sa ating tayna at lalabas sa kabila? Uhayaan natin na ang mga kataga ng ating Panginoong Hesukristo ay makapasok sa ating tayna, makadaan sa ating puso, at hindi lamang dadaan doon, kundi manatiling sa ating puso. At kung ito man ay manatiling sa ating puso, kinakailangan na ginagawa natin ang mga salita ng Diyos. Ang lahat ng kayamanan ng mundo ay parang wala. Ang lahat ng kayamanan ng mundo ay parang wala na mawawala. Subalit, ang yaman ng lahat ay mananatili kung ito ay pagsumakita ng bawang sa atin. Sana lamang natin isipin na hindi lamang tayo na mamuhay sa material na bagay, na mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Mismong sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang tao ay hindi lamang